Siya ay isang simpleng Pinoy na mangingisda na mahilig kumanta. Hanipang boses, ano po? Ang lupit! Yan po si Roland Abante. Siya po ang Pilipinong nangarap at naabot ang kanyang mga pangarap. I'm from Philippines. This is my big dream, to get there. To be here! Nung nag-usap kami ni Roland, ikinuwento niya sa akin kung ano yung proseso para siya ay makapag-audition sa America's Got Talent. At syempre, yung mga kaganapan sa araw na yun mismo na nandun na siya para mag-audition. Sabi ng, ano ba yung sinabi niya na ilang kilo daw makukuha ko sa ano, sa isang araw. Kasi mangingisda ako, doon ako na ano lahat, na naisip ko na, sus, grabe to, napunta. Ano, ililawin natin, tinanong kaya ka na emotional, tinanong ka kung ilang kilo ng isda makukuha ko ang araw-araw. Sa araw-araw. Oh, kasi naisip ko na nandun ako palagi na nangingisda tapos nakaabot doon na sa isang idlap lang. Hindi mo akalain. Oh, hindi. Na yun pala yung plana ng Panginoon para sa'yo. Yun lang talaga. Hanggang ngayon, naisip ko pa rin. Makarating, ganun. Tapos, pati ikaw, nakita ko sa persona. Nakasama tuloy ako sa mga pangalap mo. Hindi. Simple lang kasi talaga yung ano ko eh, gusto ko. Yung pamilya ko, hindi lang magutom. Yun lang, inisip ko pala. Yun lang. Yung pamilya mo, huwag magutom. Yun lang. That's a great idea. Yes! Great. You're gonna Thank have you so to much. Stop fishing, because this is where you needed to be. And I really like you. Yes. That was a great... Everybody just heard a life-changing moment. Life-changing moment. Four stars from the judges. Mahilig ho ba kayong kumanta? Taas ang kamay kung mahilig kayong kumanta. Ay, tamang-tama para sa inyo to na mahilig magkantahan. Mm-hmm. Ang ating interview po ay tungkol sa isang singer na nagsimula siya, naging famous at nag-trending dahil po ay kumanta siya habang siya ay nasa bahay. Nagigising lang niya ho nun. At napabili bang mga kapwa niya Cebuano, maayong buntag sa inyo, mga habal-habal, mga driver, bunot nga ba? Bunot. Hindi bunot ha? Bunot. Bunot kasi parang... Sa parang husk. Husk, talaga, yung coconut, yung bunot. Maliit ka pa lang ba? Mahilig ka ng kumanta? Opo, maliit pa lang. Grade 3 or grade... 2 or 3. So kung grade 2, mga 8 years old ka lang noon. Opo. Ano ito? Namana mo ba ito sa mga, ano, yung pamilya ko mo? Is, mahilig talaga sila ng music, may kumakanta rin, pero ako lang talaga yung dati, naning talaga ako. Yung, anong naning? Anong, ano ba yung sabihin na naning? Pusige. Ah, pusige ka talaga na kumanta. Kumanta, tsaka nag-champion yun. Mm-hmm. Nag-champion ako ng grade 2 or ata or 3. Yun ako na yung ganyan. Sumasali ka na sa contest, mata ka pala. Sa amin. Oo, sa inyo, sa Cebu. Opo. Saan ka ba sa Cebu? Santander. Ano yun na nasa... Pinakadulo ng South. Hmm. Ano yun, nasa parang syudad ka, nasa bayan, nasa bundok? Bayan. Nasa dagat? Barangay Pasir po ako. Tapos may
bundok konti. Yan lang, yan lang. Pero sabi mo, mangingisda ka, di ba? So kung medyo bundok yun, malapit din sa malapit dagat. Bundok at dagat. Magmumotor lang. Ah, magmumotor. Saan naman na yung pagiging ano mo, singer mo sa tatay? Hindi naman sa tatay kasi hindi ko kilala yung tatay hanggang ngayon. Talaga? Hindi ko nakita pa. Hindi ko pa nakita hanggang ngayon. Ano, ano paano nangyari yung nanay mo? Single mom? Ganun. Apo, single mom siya. Tapos matay siya ng 3 years old ako. Oh, sorry. Okay lang. 3 years old ka pa lang, pumanaw na yung nanay mo. Apo, kasi... Paano nangyari nagkasakit? Nabihina. Nabihina? So, only child ka ba? Apo. Ayun, nag-iisa pa lang anak. So, parang, anong naging hugot mo habang lumalaki ka na hindi mo nakita pa ang tatay mo? Yung dati, wala lang. Kasi parang pare-wala lang. Basta mabubuhay lang ako, tapos yung lulot-lula ko, doon ako lumaki. Tsaka laking lulot, laking lula. Okay. Oh, tapos laking simbahan ako. Kasi yung lula ko is the old CWL. Catholic Women's League ba tawon? Yun, parang ganyan. Tama ba ako? Palagi akong nandun sa harap. Ayun. So ikaw ba ay parang ano rin, yung nagsaserve sa church? Opo, parang ganyan. Sacristan, limang years ako sa ano? Sa simbahan, during my high school days. Buti hindi ka nagpare. Wala, hindi pumasok sa isip hindi mo na pumasok. Dahil malapit ka sa simbahan, yung lola mo nagsisilbi sa church, hindi pumasok sa isip mo. Sakto lang. Pero balikan natin yung pangarap mo na maging singer. So, dahil nananalo ka na sa mga singing contest, sabi mo ng grade 2 and 3 ka, kailan yung talagang lalong tumindi yung pangarap mo na maging singer? Yung ano, yung pag grade 6 ko, nakasali ako, walang pinipili na edad. Nakasali ko. Tapos natapat ko yung mga magagaling na sa amin. Yung ano na talaga, adult na talaga. Tapos ako, grade 6 lang is 12. 12 years old ako. Hindi ko naman inakala na mananalo talaga ako. Kasi narinig ko naman, bakit sila ganun? Parang ako atang mananalo dito. Yun nga. Yun at talaga, anong winning song mo? To Love Somebody. Sige nga. Some lines. Baby, you don't know what it's like. Alam ko yan. Baby, you don't know what it's like to love somebody. Love somebody the way I love you. O, di ba? Nakiduet pa ako kay Roland. Laban kayo. AGT lang naman to. At ngayon, ikwento mo sa amin. Yung araw na yun na nag-trending ka, kaya ka nagkaroon ng imbitasyon na sumali sa AGT America's Got Talent lang naman, guys. Sige, kwento mo sa amin yung araw na yun. Yung araw na yun, hindi ko naman inakala na kontakin ako. Pero, hindi ko rin inakala na totoo ba yun. Sige, ano ko lang. Hello. Tapos, ba kung muna dumating yung araw na yan, may nangyari muna. Nag-viral ka, di ba? Nag-viral ako. Last 2014. Yun muna. Last 2014, nag-viral si Bunot. Paano? Po, yung... Just because of To Love Somebody, nag-viral ako. Panay ano na ako, guesting lahat. Yun. Nag-guesting ka na sa mga TV shows dito sa Pilipinas. Tapos yun, na marami ng gigs doon sa napunta sa Mindanao, dito sa Luzon, iniikot ko na yung mga, pwede ba? Basta yung bar. Basta iniikot mo na yung mga bar. And then, yun. Tumakbo, tapos na hospital yung asawa ko doon. Yun ang pinakahirap sa buhay ko. Pero, anong naging sakit ng asawa mo? May cyst kasi siya sa ovary. Cancer ba? Muntik na. Buti na lang naagapan. At yun ang inano ko. Yung dumaan sa buhay namin na pagsubo. Parang, yun. Pero, ano ako, nagdasal, hindi ko hinayaan na maging ma-discourage ako sa buhay namin. Tapos, dasal lang. Pero, ginawa talaga ng Panginoon na nagiging viral ako kasi yun pala, ginagamit pala niya yung mga tao na
sumuporta sa akin habang nasa ospital yung asawa ko. Mm. Yun. Di ang laking tulong. Yun, malaki talaga ang tulong yun. Tapos, ano ba yung viral video mo? Sa YouTube. Anong storya doon? Oo. Kumanta ako ng To Love Somebody. Oh, nasan ka nun? Sa Talent Scout, doon ako nakatira. Okay, sa kasi, isang bahay. Sa isang bahay. Tapos binijiwa nila. Tapos sabi niya, natin, testing natin po sa Facebook. Ito ba yung kagigising mo lang? Opo. Okay, umaga yon kagigising mo lang. Walang t-shirt. Wala ka rin t-shirt, kaya nag-viral. Okay. Nakita yung abs niya. So shirtless, opo. Topless. Tapos, yun, umabot ng isang oras. Isang oras yung viral video mo? Pagkatapos ng... Okay. Kaya nga, ang gulo. Pinos. Viral video mo na yun, shirtless ka, at kumakanta ka. Oh, kumakanta ano ko. Ano kinanta mo nun? To Love Somebody po. Ayun na nga yun. Yun. To Love Somebody. Yun. Michael Bolton. Opo. Mahilig ka kay Michael Bolton. Mahilig ako. Tapos yun, nag-viral. When you say viral, ilang milyong views? Viral eh. Ano? Isang, hindi umabot na yung araw, naging milyon na siya. Wow, wala pang 24 hours. Pero dati pa yun, 2014, bihira pa yun. Wala pang mga TikTok hindi nun. Pareha ngayon, hindi pareha ngayon, hindi kagaya ngayon. Kaya ko lang. Sabi niyang talent scout ko, Not, pati siya, nataranta din. Anong nangyari sa akin? Ganito, Not. Nako, hindi na ako makatulog. Ganun ba yun? Marami nang napapapicture. Kada gig kasi, nagbabanda ako doon. Nagbabanda ako doon. Bawat Monday hanggang Thursday, tapos uwi ng Friday hanggang Linggo, tapos balik naman. Tapos, paano mo nakakuha yung imbitasyon sa AGT dahil sa viral video na yun? Kumuntak sila sa YouTube, sa ex-manager ko dati, sa YouTube niya, account. Yan. Tapos, silang nag-communicate, tapos gusto ng parang researcher ata yon ng AGT na gusto niya makita ako. Kaya nag-zoom kami, zoom video call. Yung sabi ng foreigner, tsaka yung ex-manager ko, naging tatlo kami sa video ko. Sige, i-translate mo na lang kung anong sinasabi niya. Okay, I'd like to go in there in your competition. In America. Yes, can I see your place? Pinakita ko yung bahay ko na walang kuryente, wala, nasa bundok. May bubong. Meron naman. Pero walang anong yung di, may bubong pero walang kulang. Yung parang plywood. Plywood. Kulang. Plywood. Pero okay lang. Kurtina lang yung pintuan namin. Yun. Pinakita ko. Mm-hmm. Can I see your place? Yes, here's my place. So, we're very happy to help you to go in here. Thank you so much, sir. Pero hindi pa rin ako naniniwala. Ayun doon. Pero yun na. Marami na siyang pinagawa. Process dito, process doon. Tapos need ng financial. Kasi hindi sila magpapadala. Pag natapos mo, doon na sila nag-reimburse. Naku, ibig sabihin ikaw maglalabas pala ng hindi, pera. Hindi, tinulungan ako ng yung naging maging manager ko ngayon. Yun. Tapos yun. Diyan lang yung natapos na namin yung visa kasi pinadala niya yung invitation letter eh. Hindi kahirap-hirap. Dumiretso sa interview sa embassy. Dumiretso talaga. Noon, tapos pinasa ko na yung yung approval na okay, this is your ticket. Yun, totoo na talaga. Kasi nga, special talent eh. Pag extraordinary talent, bibigyan ka ng visa. Nga. So ngayon, fast forward tayo, nandun ka na sa Amerika. Ano ngayon yung pinagdaanan mo dun sa AGT? America's Ang pinagdaanan ko doon is, maganda, tapos yung lang is malamig. Yung malamig lang talaga. Kinabahan ka ba?
Hindi. Hindi ka kinabahan. Excited ako eh. Really? Kasi hindi yung parang nawala yung boses mo sa lamig. Na-emotional lang ako doon kasi yung sinabi niya na ano. Naiyak lang. Kasi emotional talaga ako pag sinabi ng, ano ba yung sinabi niya na ilang kilo daw makukuha ko sa ano, sa isang araw. Kasi mangingis na ako. Doon ako na ano lahat na, na naisip ko na, sus, grabe. Kaya ka na emotional, tinanong ka kung ilang kilo ng isda makukuha ko araw-araw. Sa araw-araw. Oh, yun. Sino doon nagtanong yan? Heidi Klum ba yun? Heidi Klum, yung model na isa sa mga judges. Victoria's Secret. Oo. At bakit, ba't ka naiyak doon sa tanong na yun? Kasi naisip ko na nandun ako palagi na nangingisda tapos nakaabot doon na sa isang idlap lang. Hindi mo akala. Oh, hindi. Ngayon pala yung plano ng Panginoon para sa'yo. Yun lang talaga. Hanggang ngayon naisip ko pa rin. Ba't ito na naiyak ang puso kanya? Iyak ka eh. Madali ka makaw. Hindi mo akalain na yung pangarap mo noon na makarating sa akin. Makarating, ganun. Tapos, pati ikaw, nakita ko sa personal. Nakasama tuloy ako sa mga pangarap mo. Hindi. Simple lang kasi talaga yung gusto ko. Yung pamilya ko, hindi lang magutom. Yun lang, inisip ko pala. Yun lang. Yung pamilya mo, huwag magutom. Yun lang. May napanalunan ka ba na premyo doon? Cash? Sa awal ng Diyos, wala akong napalunan. Pero, napanalunan, pero marami akong guardian angel na sponsor. Maraming pintong nagbukas. Marami. Marami ka mga marami angels po na nagbigay sa'yo. Pwede ba ma-shout out? Oo, shout out mo sila. The Soul Family and the Boardwalk Barbecue Station. Yan talaga. Bigay shout out mo sila. Anong family? Soul Family. Soul Family. Si Ma'am Judy, Ma'am Nora, Ma'am Clara, Ma'am Cara, Ma'am Esther, Ma'am Nina Walker. Yan ang palaging nasa likod ko. Paano kanila tinulungan? Sir James at saka Father Joseph Audiencia. Sa paanong paraan kanila tinulungan? Lahat. Pinansyal? Opo, lahat. Yung sa gamutan ng asawa mo? Lahat. Yun. Kumusta na yung asawa mo? Ngayon, okay na. Okay na. 7 years na po yun. Eh, anak na kayo? O, may isa. May isa na at yan. Kumakanta rin. Kumakanta din. Nag-audition din. Ng ano. Sumusunod sa yapak mo. Opo. Dito nag-audition, galing pa. Hindi ko lang alam kung... Ano pa ang di mo malilimutan experience? Naka 4 years ako. Tapos, yun, napasok ako ng semifinal. Tapos, ginawa pa ako ng wildcard. Hanggang doon na lang sa wildcard. Yun lang. Lahat nakakarating doon. Oo nga, yun lang. Yun lang naisip ko. Hindi basta-basta napuntahan ko. At yun naman, bait ni Lord, dahil bibigyan ka pa ngayon ng isang tour, U.S. Opo, concert tour. Opo, sa katapusan. Pero bago yan, kung meron kang dasal, meron kang gustong sabihin kay Lord sa narating mo, ano ito? Kausapin mo si Lord. Lord, salamat sa lahat at sana patuloy ka pang tumutulong sa akin at sa lahat ng taong nangangailangan kasi para lang sa anak ko makatapos. Yun lang po. Thank you, Roland. Imbitahan mo na sila. Umaabante na ngayon ng career. Maraming salamat sa panahon mo sa akin. At marami rin salamat. Gusto ko mas marami makanood sa'yo, Roland. Kaya imbitahan mo sila sa concert mo sa US. Opo. Naka-sched lang po sa Facebook page, Roland Abante Bunot po. Doon po, nakikita lahat ng sched ko po sa US tour. May US tour. Yan, so... At saka yung may original songs po ako kay galing kay Sir Benny sa Torno po. Benny pa lang galing yan. Sample naman, ilang linya sa kanta. Okay. Can imagine, no denying, there'll be so much pain in each and every morning. Yan po ang I Love You. So, at saka isa pa, Chasing You No More. I'm looking at a rainbow that will soon just fade away. All the words that I've heard
The things that you said that linger in my head. Yun. Linger in my head. Yun po, dalawang kanta. Galing. At saka si Sir Joel, yun po ang ano ko, manager ngayon na sobrang bait. Talagang ano, pinapalibutan ka ng mga anghel. No? Ibig sabihin, wag tayo susuko. Yun. Talaga andyan si Lord para umabante tayo nasa kanta sa buhay. Yan. Nasa kanta yan. Don't nasa stop believing. Nasa pangalan mo rin, abante. Don't stop. Sige, kantay mo. Don't stop believing. Di pa. Ano nung... Don't stop believing. Hold on to the feeling, yeah. Yun. Tama yun, guys, diba? Never give up sa buhay na to. Just hold on to your dream. Yes. Dahil binigay ni Lord sa'yo ang talent na yan, dahil may rason. Okay. Kaya pag binigay ni Lord sa'yo yung ganyang talent, ganitong talent, gamitin yun sa tamang paraan, diba? Opo. At darating yung point na madi-discover kayo tulad ng kung paano ka na-discover. Opo. Yan thank po, talaga. Roland, salamat Lord, din po. Abante. Salamat. Oo, oo. Last word na lang before we let you go sa mga... nanonood ngayon. Ay, salamat sa sumusuporta sa 1PH and of course sa akin na nandun ako sa America's Got Talent. Yeah. Salamat din sa kasama ko, Sam Salba. Ay, Sam. And Sir Benny, Sir Joel, sa lahat, Soul Family, sa Boardwalk Barbecue Station. Salamat po. Salamat. Thank you din sa'yo. Salamat, Ma'am Tintin. Don't forget to subscribe. And don't forget to subscribe! Salamat sa inspirasyon. Salamat. Thank you. Salamat din po. Hi Tinmates, it's me, Mamo Tintin, inviting you to also subscribe to my channel, Christine Babos Channel. Marami akong videos na mag-e-enjoy din kayong panoorin, kaya sulit sa oras. Hit that notifs bell too. Like, comment, and share. Thank you, Tinmates! Julius and Tintin would like to thank the following. Pure Gold, always panalo. David Salon, wherever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Raja Travel Corporation, with you on your journey.